Yung poster ba meron na ako? Wala. Kita kayo? Wala. Ano yung poster mo? Wala. Inalis? Yung poster ng mga polisaryo sa taas? Sa taas? Nandiyan na siya. Na kayo nakita? Tapos pala. Estudyante ko, papasugin nyo, ha? Yes, sir. Ay, engineering lang. Magsusulit sila ng reaction yan, eh. Mga ECE. Ako yung mga ito. Thank you.
sang-awit at sa panalangin, no? Na ibibigay sa atin ni Adam Robert D. Alcantara ng ABH-11. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at sabay-sabay natin kantahin ang pabansang awit ng Pilipinas. Bayang mag-iliw, persang silanganan, alab ng puso sa dibdib mo'y buhay. Lupang inirang, duyan ka ng magiting sa mandulugi. Di ka pasisigin sa dagat at ulo, sa sinoy at sa langit mo'y bukaw. Malinilag ng tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng wakaw at mo'y tagumpay na nagtinigning. Ang bituin ng araw niyang kailang pamili magdibinim. Lupa na tarang ang walhati pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming diga sa panalangin. Antayin po natin ang sa iyong mga yapak. Landas na kay tinig sa iyo ilalaan, bawat hakbang nito'y dusa't hirap ang laman. Sa kalooban ng Ama nagpasakop kang kana. Buhay mo, O Jesus, ang siyang alay na sapat. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, lakad na sa kinais mo. Nais mo sa iyo. Bawat hakbang mo'y aking susundan. Kay hirap man gawin, kalooban mo'y tutin. Pinili kong sundan bakas ng iyong mga hakbang. Ang buhay ko'y daan sa iyo kailanpaman. Maglilingkod sa iyo, Panginoon, hanggang wakas. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas na sa kinais mo. Nais mo sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit tigib ng luha, nilakar mong landas. Pasakit man at dusang, dulot ng mundo'y kantan. Bawat bakas ng iyong mga yapa, bawat landas mo'y aking susundan. Sa iyong mga yapa, ako ay tatahak. Nilakar mong landas, pasakit man at dusang, dulot ng mundo'y kantan. Bawat bakas ng iyong mga yapa, bawat landas mo'y aking susundan. Maraming salamat, Mr. Adam Cantara ng ABH-11. Pwede na po tayong magsipo. Ngayon naman po, no, ay ating tinatawagan para sa pambungad na pananalita ang kakatawan sa ating dekana ng Kolehiyo ng Sining, Dr. Linita Buwan, si Dr. Josefina Parentela. Sa pangunahing
pangunahing pandangal ng ating panayam, Professor Dapus, magandang hapon sa tagapangulo ng kagawaran ng kasaysayan, si Professor Raul Sebastian, magandang hapon. Sa dating tagapangulo ng kagawaran ng kasaysayan, Professor Angel Duque, sa aking kapwa tagapangulo ng Kolehiyo ng Economics, Finance, and Politics, Professor Henry Pascua. Magandang hapon sa inyong lahat, mga guro ng kagawaran ng kasaysayan, mga estudyante ng history, major in history, at iba pang mga estudyante ng College of Arts. Magandang hapon sa inyong lahat. Sa ngalan ng Dekana Lenin Tabuan, ipinaabot niya sa inyong lahat na binabati kayo sa inyong activity na panayam at kapihan na may tema Dr. Jose Rizal, a Renaissance man who is a truly citizen of the world. Itong panayam na ito at kapihan ay isa sa activities ng linggo ng kasaysayan na nag-umpisa kahapon. Napakahalaga ng pag-aaral ng buhay o gawain ni Rizal, lalo na sa ngayon. Sa mga kabataan na sinasabi ng pag-asa ng bayan, dapat natin tingalain at maging modelo si Rizal, lalo na sa panahon ngayon. Marami siyang ibinigay ng mga values o pagpapalaga sa ating buhay na magiging gabay natin habang tayo ay nandito sa mundo. Ay hindi lang bilang pambansabayani si Rizal, kundi tinitingala siya sa mga kabayanihan na ginawa niya sa ating bansa. Lalo na, hindi lang siya very popular sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya yung truly citizen of the world, hindi rin lang siya truly citizen of the Philippines, but truly citizen of the entire world. So, inuulit ko, binabati ko kayo lahat ng magandang hapon at mabuhay tayo lahat. Chairperson ng Department of Philosophy and Humanities. Ang susunod naman po nating tawagin ay ang kakatawa naman po para sa ating pangalawang pangulo ng akademikong gawain sa Polytechnicong Universidad ng Pilipinas, si Dr. Samuel M. Salvador. So, tinatawagan po natin si Professor Henry P. Pascua, Chairperson ng Department of Political Science and Public Administration. The Honorable Commissioner Jose David Lapus, my fellow chairpersons, Chair Sebastian, Chair Parentela, and the former Chair of the Department of History, Professor Angel Duque, my fellow professor also here, and most especially our dear students. Sa program, nakalagay dito mensahe at ang initial ng magbibigay ng mensahe ay SMS. At alam na alam nyo kung ibig sabihin ng SMS ngayon, di ba? Short Messaging System. At siya ay nag-text. Ang text niya, I'm very sorry, I cannot attend this equally important activity because I'm also tied up with another equally important activity. Yun po ang kanyang text. Kaya ang initial niya ay SMS. So I was given the authority to represent him. At ayon sa authority binigay sa akin, ipinapahatid daw niya ang kanyang pagbati
sa isang napakahalagang aktibidad ngayon na sadyang mahalaga hindi lamang sa kasalukuyang pamumuhay natin kundi pati sa susunod na mga panahon. Sa title ng inyong program ngayon, Dr. Sepi Rizal, a Renaissance man who is truly citizen of the world, meron din siyang katulad na advocacy at yan ay yung kanyang gustong mangyari na merong dapat world university. So that if there is a world university, then there should also be a world student. So parang gusto niya ay parang isang universidad na lang ang buong mundo upang ang mga tao ay mga estudyante sa lahat. At dahil dyan ay pwede magkaroon ng tunay na pagkakasa ang lahat ng tao sa mundo. So in behalf of the Vice President for Academic Affairs, Dr. Samuel Salvador, I convey my appreciation and my thanks and his thanks for this wonderful activity. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you very much, sir. Professor Henry Pascua, Chairperson, Department of Political Science and Public Administration. Dadako po tayo ngayon sa magpapakilala ng ating panauhing pandangal at nakapagsalita sa hapon na ito. Tinatawagan po natin ang dating tagapangulo at guro ng kagawaran ng kasaysayan, walang iba po kundi si Professor Angel M. Duque. A member of the Honor Society, Phi Kappa Phi Professor, has been teaching at the Pontifical University of Santo Tomas in Manila for more than 3 decades. He graduated cum laude from the University of the Philippines with a bachelor degree, major in political science and minor in history in 1963. Afterwards, he pursued a postgraduate course as a British Council Scholar in International Politics and Foreign Policy at the University of Glasgow in Scotland, United Kingdom. He took a specialized course in Peace Research and Conflict Resolution, Approach to International Politics and Relation at the same University of Glasgow, Scotland, United Kingdom. 10 Outstanding Young Men, Award Recipient for Political Science. Professor Lapus has lectured in such universities as Harvard, Yale University, Eastern Washington University, East Carolina University, University of California in Los Angeles, UCLA, University of London, Strathclyde University, LSE, Oxford University, State University of Leningrad, now Petersburg, in the former Union of Soviet Socialist Republic, University of Moscow in the Russian Federation, and the Humboldt University of Berlin. He is also one of the country's most outstanding and illustrious experts on international politics, comparative foreign policy, and Philippine government and institution. In fact, the Manila Bulletin, the country's leading newspaper, calls Professor Lapus a notable foreign expert. Our guest speaker has been attending and reading papers before the annual conferences of Learned Society and Professorial Organization in the United States
Great Britain, France, Italy, and elsewhere. Recently, he was a guest in Nairobi, Kenya, in East Africa. Professor, our guest speaker, commitment to international affairs studies is well known far and wide. He is the recipient of a special citation and medallion of the Pan-Pacific Association International in Hawaii, USA, for his remarkable accomplishment in his chosen field of international relations, comparative foreign policy and diplomacy, which have brought international honors to the Philippines, and which has been characterized by scholarship of a very high order. On November 2004, he was a fellow of the San Francisco International Council on Diplomacy and the U.S. State Department to observe the November 2004 U.S. presidential election. A two-time recipient, 201 and 202 of the Dangal ng USD Award for dedicated service, deep devotion, and steadfast fidelity to the commitment of USD to education. Our guest speaker has been teaching international relations and cooperative politics, political theory, global issues, Philippine government and constitution, and Rizal course. Aside from teaching, he is a commissioner of the UNESCO and the only Filipino member of the Paris-based International Advisory Committee on Human Rights and Poverty of UNESCO. He is also a faculty member of our university, Polytechnic University of the Philippines, which shared his wisdom, his dreams, and even his expertise in this field. Ladies and gentlemen, let us now welcome our guest, no other than our very own Professor David Lapos. Siguro ang hiling ko, mga estudyante,
ituring nyo itong class mo, a convocation is a colloquium. A colloquium is a classroom na pakinabang tayo lahat. By the way, gusto kong bagitin na just 3 days ago, I attended the launching of the book concerning Dr. Prudente. Now, sino si Dr. Prudente? Siya yung the greatest president of PUP. Presidente yan until naging President Emeritus. Naging bahagi ako ng PUP as early as 1964. Nagsisimula pa lang ako professor sa eskwela ka ni Dr. Sotero Laurel. Ako yung kanyang Vice President on Academic Affairs. But somehow, tumanggap din akong subjects from Dr. Prudente sa Lepanto, Sampaloc. Wala pa ito. Yung kami professor, kasama ko si Jose Maria Cesar, kasama ko si Blas Ople, kasama ko si Adrian Cristobal, kasama ko si Andres Cristobal Cruz, kasama ko si Carmen Guerrero ng PIL, si Dino Jose Lanza, bilang professors sa Lepanto, Sampaloc ng PUP. Doon nagsimula ang PUP sa Sampaloc, sa Lepanto, Sampaloc. Bahagi ako riyan hanggang nagkaroon ng martial law. Ng martial law, hinuli si Dr. Prudente. Ako naman, tumanggap ng assignment sa UST in 1972. Hindi sa UP kasi very controversial ang UP noon. Although, produkto ako ng UP, pinabuti kong UST sapagkat Catholic Pontifical University yan at hindi hahawakan ng Armed Forces of the Philippines. I was thinking of personal security. So, dyan ako nagtagal sa pamantasan ng Santo Tomas, although I handled Saturday classes sa UP. Ang ngayon ko sa UP, malayo. Ikalawa, ang oras ko yan ay 7:30 a.m. Kaya sabi ko sa presidente ng UP, at saka sa chairman, siguro doon na lang ako sa UST, malapit sa amin. Bumalik ako sa PUP nung pinalik si Dr. Prudente ni President Corazon Aquino as President of PUP. Mga 1986 ito. Yes, 86. So, pag alis niya sa bilangguan, nag-usap kami ni Dr. Prudente yan sa office niya, dito, sa second floor, at sinabi niya, kailan mo ba gusto magturo? Mga June na, but hindi pa bukas, kasi summer yun. So, pinatawag niya yung History Department tsaka Political Science. So, you may say, PUP ako from 1964 hanggang 1986, and then hanggang 1972 with a break, and then from 1986, umalis lang ako nung naging UNESCO commissioner ako ng United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Mapalad kayo, mga estudyante, nasa PUP kayo. Ito ang tunay na Filipino University of the People, by the people, and for the people. Yes! Kung buhay si Jose Rizal, ito yung concept niya ng public school education. Tandaan nyo yung eskwelahan gusto niyang itatag sa San Diego. Ay walang parokya, hindi religious, hindi Catholic based, kung hindi secular, at saka liberal, at saka progresibo, based on
German universities. Hindi nga lang natuloy. So if Jose Rizal were alive, he would tell me, Professor Lapus, how appropriate you are in PUP, for you will agree that is our concept of a public university system, bukas to the vast majority of the Filipino people. Kung ninais ko, pwede rin ako magturo sa ibang eskwelahan na elitist. Ang UP naman hindi elitist. Ang USD hindi. May pagka middle class, lower middle class. Ang UST, hindi kamukha ng Ateneo Lasal, yan ang mga elitist. I will be uncomfortable kapag elitist ang university. Wala akong ganyang temperament. It goes against my democratic, libertarian, and progressive grain. So nagtatanong, Professor, you have lectured in Harvard, you have lectured in the University of Berlin, you have lectured in the University of London. Pwede pa rin ako pumunta ron, ngunit hindi yun ang bayan ko. Although I lecture there every year. Sa katunayan, aalis na naman ako October 13, 14 for the University of Indiana, the Ohio University, at saka the Franciscan University sa Midwest, and then proceed to Honolulu.